Yon mga kasabong, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw sa inyo lahat. Welcome dito sa ating munting YouTube channel, Pobreng Mananabong. Isang mainit na araw dito sa Bohol, mga kasabong, na sobrang init. Last week, may isang araw na napakalakas ng ulan, pero isang araw lang. Ito ngayon, sobrang init na naman. Isang linggo, sobrang init. Dahil summer, mga kasabong. Okay, kaya ingat po kayo dyan, mga kasabong, sa inyong mga alaga. Kung andyan kayo lagi sa inyong manukan, sa inyong bahay, pakitingnan palagi yan. Dahil baka mabilad sa init, no? Delikado, sayang. Ito mga kasabong, yung ating pag-usapan nga pala ngayon ay about sa mga scammer, no? Sa mga scammer na yan. Yan ang ating pag-usapan ngayon, mga kasabong. Maginawan ko po ito ng content para po sa mga katropa nating sabungero dyan, ng mga baguhan, yung mahilig kumuha online, bumili online ng mga panlaban, materyales, ganyan, mga kasabong. Para po sa inyo to. Dahil ngayong panahon ngayon, mga kasabong, napakarami nang nabibiktima sa mga scammer na yan. No? Ibang mga scammer ngayon, mga kasabong, nag-upgrade ng kanilang talento. No? Napakagaling nilang, napakamatamis yung kanilang mga chat. Dahil dyan sila magaling, mga kasabong, yung manloko ng tao. Okay? Pero bago natin yan ipagpatuloy yung ating kwentuhan, mga kasabong, makikisuyo po ako sa inyo. Yung mga bagong viewers natin dyan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo yung subscribe sa ibaba at yung bell button para lagi kang updated pag may mga bago akong video na i-upload, mga kasabong. Okay, thank you. Matsalams. Ito. Tuloy na tayo, mga kasabong, no, sa ating pag-usapan. Ganito yan kasi, mga kasabong. Nagawan ko to ng content ngayon dahil marami nang nangyayari dito sa amin sa Bohol, sa mga Facebook group na yan. No? Marami nang mga account na nagpo-post ng account ng scammer na nabibiktima sila. No? Dito yan sa Bohol, mga kasabong, marami na. Alam ko, meron din yan sa inyo, mga kasabong, dahil nagsikalat na yung mga scammer na yan. No? Ito, mga kasabong, normal lang talaga na bumili tayo online ng mga materyales o mga panlaban. Dahil may mga buyer talaga na malayo, andun sa ibang bansa, ganyan. Bumibili dito sa atin online. No? Hindi po sila makapag-farm visit kasi malayo nga sila. Hindi sila makapag-pick up sa mga binibili nila. Kaya ang ginagawa nila, nagtitiwala lang sila sa breeder, sa sealer. No? Kaya napakadali lang. No? Napakadali lang magbayad. Nagbabayad. Pwede tayo ngayon magbayad ng true GCash lang, kaya kadali lang. Gustong-gusto talaga yan ng mga scammer na ganyan. Mga kasabong, pag bumibili po kayo online, kilatisin yun yung mabuti yung seller, yung breeder. Una po ninyong gawin, i-video call nyo yan. I-video call nyo. Pag hindi sumagot yung breeder, maraming alibay, ganyan. Boss, hindi pwede, ganyan. Hindi pwede tumawag, ganyan, mga maramis lang dahilan, etc., ganyan. Pag ganyan, mga kasabong, tigil nyo na yan, iwasan nyo yan, dahil delikado yan, baka scammer yan, no? Dahil hindi po sumasagot talaga sa mga tawag niyo yung scammer, dahil alam naman natin, pwede tayo makascreenshot sa kanila, makukuha natin yung kanilang mukha na makascreenshot tayo, kaya alam yan ang scammer, kaya hindi talaga nila yan sinasagot, nag-aalibay sila yan, na hindi pwede, ganyan, ganyan, kaya wag ganyan, mga kasabong. Tapos, yung Facebook account, kilatisin nyo yung mabuti kung legit or hindi. Ang isang breeder, mga kasabong, kung legit yan, yung mga upload nila, mga post nila sa kanilang account, nakapublic talaga yan. Nakapublic talaga yan para makita ng sino man na tumingin sa kanilang account. No? Kaya yung mga previews nila na upload, makikita natin yan dahil nakapublic yan, mga kasabong. No? Yung mga video nila, tingnan nyo yung mga video nila, nagpapakita talaga sila, nagpapakita sila ng kanilang mga mukha, ganyan, mga kasabong, no? Tapos, ito, tingnan nyo mabuti yung profile pic, ganyan, mga kasabong, kung totoo ba o hindi. Dahil nangyari na yan dito sa amin sa Facebook group, mga kasabong. May isang account dito na marami na siyang nabibiktima, no? Kaya pinupost siya sa kanilang, sa nabiktima niya sa group. Kaya yung tiningnan ko yung account, tiningnan ko yung profile pic niya. Tiningnan ko yung profile pic niya nung scammer. Yung kanyang picture, yung background niya, nag-selfie siya, yung background niya malaking manukan, no? Malaking manukan. Maraming tipi, napakaganda na paligid. Pero tiningnan ko mabuti yung kanyang mukha, yung kanyang katawan sa kanyang selfie. Nakikita ko talaga na edited lang yung picture niya. Hindi po totoo na andun siya sa manukan. Makikita po natin na edit lang, no? Kaya iwas po tayo sa mga ganyan, mga kasabong. Meron pa, mga kasabong, pag nagchat kayo ng breeder,
Huwag po kayong unang magbigay ng address. Huwag po kayong unang magbigay ng address. Siya muna yung tanungin nyo kung saan yung address niya. Huwag po kayong magsabi sa inyong address muna. Siya yung tanungin mo, sir, saan po yung location nyo? Dahil yung ibang scammer dyan makasabong, babalikta rin ka. Pag sinasabihan mo, boss, saan yung location mo? Magre-reply yan. Ikaw, saan location mo? Tanungin mo siya muna, huwag kang magbigay ng location mo. Dahil pag ikaw yung magbigay ng location mo, iiwasan ka niyan. Kung saan yung location mo, ang sasabihin niya naman sa location niya, yung sobrang malayo sa'yo. Dahil para maiwasan na ikaw yung mag-visit, ikaw yung mag-pick up. Kaya ang ikaw yung nagsabi muna, huwag mong sabihin. Dahil pag ikaw yung nagsabi muna, iiwas siya. Sasabihin niya sa location niya, so, malayo yan sa'yo. No? Hindi siya magpapalapit dahil baka i-visit mo, baka ikaw yung mag-pick up. Kaya ang i-address niya, sobrang layo sa'yo. Kaya mapipilitan ka talaga na ipapadala lang yung binibili mo tapos magbabayad ka muna. Kasi ganyan naman talaga yung makasabong. Pag ikaw bumili, bayad ka muna talaga bago ipadala. Kaya napakadelikado sa mga ganyan pag scammer yung nakausap mo, yung binibilhan mo. Dahil wala talagang, pagbayad mo niyan, wala talagang dadating na manok dyan sa lugar ninyo. Ibablock ka niyan makasabong. Kaya yan ang lagi nating tandaan. Huwag kang magbigay muna ng address. Siya muna yung tanungin mo kung saan yung location niya. No? Pag hindi magbigay, pag pinipilit na ikaw yung una yung magbigay ng location, wala yan. Scammer yan. Okay? Ito pa mga kasabong, no? Ano pa ba? Mas mabuti mga kasabong, no? Kung bumibili talaga tayo para maiwasan talaga natin yung mga ganyan. Kung bumibili tayo ng mga materialis, mga panlaban, yung talaga yung kilala natin. Yung legit talaga na breeder, yung kilala talaga natin. Huwag po tayong basta-basta magtitiwala sa mga hindi natin kilala. Kung gusto niyo talaga yung alaga na binibenta nila sa isang breeder, kahit hindi niyo kilala, akilatisin niyo yung mabuti. Gawin niyo yung sinasabi ko. Video call niyo. Pag hindi sumagot, wala yan. Tingnan niyo yung mga account niya, kung nagpipakita ba siya sa video niya, sa mukha niya, or nakapublic ba yung lahat ng mga post niya, kasi makikita natin yan. Pag nakapublic yan, mga previous nila na mga upload, makikita natin yan. No? Kaya kilatisin nyo lang mabuti para iwas talaga na maloko tayo. Dahil mga kasabong, pag walang magpapaloko, walang manloloko mga kasabong. No? Pero di talaga mawala yung scammer mga kasabong dahil may mga katropa talaga tayong sabungero, mga baguhan dyan na mabibiktima nila. Kaya ginawan ko to ng video ngayon, ng content ngayon para matulungan yung mga katropa nating sabungero, mga baguhan dyan na maiwas talaga sa mga ganyang pangyayari. No? Kasi napakahirap sa panahon ngayon, napakahirap kumita ng pera tapos maloloko lang tayo. Maloko tayo sa wala, no? Nagbabayad tayo tapos walang dumating. Napakasayang sa pera. Kung binili pa natin ng bigas yan, isang buwan na nating kain yan. Kaya ingat-ingat po talaga tayo. Tulong tayo makasabong mga sabungero. Tulong-tulong lang tayo, no, sa mga gawain natin para maiwas tayo sa mga ganyan, no? Ganyan naman tayong mga sabungero. Tulungan lang tayo, no. Magtutulungan lang tayo. Yan. Kaya yun lang siguro makasabong, no. Wala na ano pa bang dagdag natin. Ito pala, sa mga katropa na itong subungero dyan na taga Bohol or sa kahit hindi taga Bohol, kung gusto nyong kumuha, bumili ng mga polet, bullstag, angkak, PM nyo lang ako dyan sa aking Facebook account. Meron po tayo nyan, no? PM nyo lang ako dyan para mapag-usapan natin. Okay? Kahit hindi taga Bohol, pwede natin shipping yan. Okay? Chat nyo lang ako makasabong. Okay? Reply ako kagad dyan makasabong. Okay? Yun lang, maraming salamat, no, sa time sa pagpapanood. Ingat po kayong lahat. Mabuhay po tayong mga sabungero.